Maraming mga Pilipino ang nagtitiis na magtrabaho sa ibang bansa, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ang akala kasi ng karamihan ay masarap ang kanilang buhay, ngunit ang hindi nila alam ay ang halos lahat ng gastusin ng isang pamilya ay sa kanila nakasalalay. Ikaw, Kahuantels, isa ka bang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na nagtitiis ng hirap para sa iyong pamilya? Kung ganon, mga Kahuantels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Masayang-masayang mag-asawa na si Aling Susan at Mang Florentino matapos nilang mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang panganay na anak. Pareho silang magsasaka ngunit kahit na hirap sila sa buhay ay mataas talaga ang pangarap nila para sa kanilang dalawang supling. Nay, Tay, maraming salamat po dahil alam kong nagsikap po kayo para lamang po mapagtapos nyo po ako sa pag-aaral. Masayang sabi ni Jericho. Walang anuman anak, basta palagi kang maging isang mabuting tao at tuparin mo ang mga pangarap mo. Masayang sagot ni Aling Susan. Nang dahil doon ay agad naghanap ng trabaho ang binata dahil nangako ito sa kanyang sarili na susuklian niya ang lahat ng mga paghihirap ng kanyang mga magulang. Gusto din itong tulungan ang dalawang matanda sa pagpapaaral sa kanyang bunsong kapatid. Isang araw ay masayang masaya naman si Jericho na sinalubong ang kanyang mga magulang. Natanggap po ako sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala dahil tutulungan ko na po kayo sa mga gastusin sa bahay at ako na po ang magpapaaral sa aking kapatid, masayang sabi ng binata. Masayang masaya rin ang mag-asawa matapos malaman ang magandang balita. Mabuti naman anak at agad kang magkakaroon ng trabaho. Hindi mo naman kailangan tulungan kami sa mga gastusin dahil kaya pa naman namin magtrabaho ng tatay mo, paliwanag ni Aling Susan. Ngunit para kay Jericho ay gagawin niya ang lahat para gumaan ang buhay ng kanyang pamilya. Gusto niyang bumawi muna sa mga ito bago niya tuparin ang pangsarili niyang mga kagustuhan. Hindi na importante sa kanya ang kanyang sarili dahil naiisip niya na tumandang mahirap si Mang Florentino at Aling Susan. Nay, Tay, hayaan niyo po na bumawi po ako sa inyo. Kahit na kailan ay hindi niyo po naranasan na magkaroon ng masaganang buhay nang dahil po sa pagpapaaral sa akin. Gusto ko po na maramdaman niyo ang resulta ng inyong pagsasakripisyo, sagot ni Jericho. Kinabukasan ay agad pumasok ang binata sa kanyang trabaho. Hindi nito akalain na hindi pala basta-basta ang pagkita ng pera. Mahirap pala ang buhay ng isang taong nagtatrabaho. Lumipas ang isang buwan ay araw na ng sweldo at nang kuwentahin ni Jericho ang pera para sa kanilang mga gastusin ay wala nang talagang matitira. Hindi pala talaga kakasya ang aking pera para sa aming buwan-buwan na gastusin. Higit sa lahat ay hindi rin pala ako makakaipon para sa aking sarili, malungkot na sabi ng binata sa kanyang isipan. Sa pag-uwi ni Jericho sa kanilang bahay ay agad niyang ibinigay ang pera sa kanyang nanay. Nay, ito na po ang pera para sa pag-aaral po ni Melanie. Pasensya na po ha kung hindi ko kayang mabayaran ang bayarin sa kuryente at tubig. Mawawalan po kasi ako ng panggasto sa aking sarili, na kayo kong sabi ni Jericho. Ngumiti naman si Aling Susan dahil kahit may sariling pangarap ang kanilang anak ay hindi sila nito nakakalimutan. Anak naman, alam mo ba na sobrang laking tulong na nito sa amin? Sa totoo lang ay hindi mo naman responsibilidad na pag-aral ng kapatid mo, nahihiyang sagot ni Aling Susan. Nang dahil sa sagot ng matanda ay napasimangot ang binata. Talagang gustong gusto ni Jericho na umambag sa kanilang gastusin sa bahay. Ano po ba kayo, Nay? Wala naman pong masama sa aking ginagawa, kaya huwag niyo na po akong pigilan. Seryosong sabi ng binata. Lumipas ang isang taon ay patuloy na tumutulong ang binata sa kanyang pamilya. Nang dahil doon ay wala talaga siyang naiipon na pera. Nakikita niya ang kanyang mga katrabaho na nakakabili ng kanilang mga gastusin dahil wala silang pamilyang tinutulungan. Pangsarili lamang ang pera at walang pinapaaral na kapatid, samantalang siya ay nagtitira lamang ng pera para sa kanyang pagkain. Nakapagtapos nga ako sa pag-aaral pero ang liit pala ng sweldo kahit nagtatrabaho ka sa kumpanya. Ano kaya ang kailangan kong gawin para makaipon ako ng pera? Tanong ni Jericho sa kanyang sarili. Sa oras na ito ay nabuksan ang kanyang isipan na hindi ka rin magkakaroon ng magandang kinabukasan kung sakaling manatili ka sa pagtatrabaho sa sariling bayan. Nagsimulang maingit si Jericho sa kanyang mga katrabaho dahil talagang hindi sumasapat ang kanyang sweldo.
Kung manatili ako dito, ay baka kahit 10 taon akong magtrabaho, ay hindi ako magkakaroon ng sarili kong bahay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Tanong ng binata sa kanyang sarili. Sa pag-uwi ni Jericho sa kanilang bahay ay napansin ni Mang Florentino na parang may malalim na iniisip ang kanyang panganay na anak. Anak, Jericho, kanina ka pang titig na titig dyan. May problema ka ba, anak? Nagtatakang tanong ng kanyang tatay. Tay, nakapagtapos nga po ako sa pag-aaral pero maliit naman po ang sweldo ko. Kailangan ko pong mag-isip ng ibang pagkakakitaan para mapagsabay ko po ang pagtulong sa inyo at ang pagtupad sa aking mga pangarap. Sagot ni Jericho. Anak, ganyan talaga ang buhay dito sa ating bansa. Hindi ka magiging mayaman kung isa kang empleyado dahil sobrang baba talaga kung sila ay magpasweldo. May mga taong mayayaman pero naging maunlad sila nang dahil sa negosyo, paliwanag ni Mang Florentino. Nang dahil doon ay patuloy na nag-iisip ang binata kung ano ang dapat niyang gawin. Nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang pagiging isang OFW. Tay, papayagan niyo po ba ako ni nanay kung sakaling magtrabaho po ako sa ibang bansa? Tanong ni Jericho. Ikaw ang magdedesisyon, anak, dahil ikaw lang ang nakakaalam kung hanggang saan ang kakayanan mo. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na mahirap ang buhay doon dahil wala kang pamilyang tatakbuhan sa oras ng kalungkutan, pangaral ni Mang Florentino. Pero sa isip ni Jericho ay ito lamang ang tanging paraan para kumita siya ng malaking halaga ng pera. Nag-ipon muna siya ng pera at iniasa niya muna ang lahat ng gastusin sa kanyang mga magulang. Kinumpleto niya ang mga papeles para mabilis siyang makaalis. Lumipas ang 5 buwan niyang pag-iipon ay sa wakas, maayos na ang lahat. Nay, tay, pasensya na po kayo kung isinikreto ko po ito. Pero sa 1 linggo po ay aalis na po ako patungo sa ibang bansa para po magtrabaho. Malungkot na sabi ng binata. Talagang gulat na gulat ang mag-asawa ng dahil sa kanilang nalaman, ngunit wala naman silang magagawa dahil ito ang kagustuhan ng kanilang anak. Kung yan ang gusto mo, anak, ay wala kaming magagawa. Malaki ka na at alam naman namin na alam mo na kung ano ang mali at tama. Basta, anak, palagi mong iingatan ang sarili mo at tumawag ka lang sa amin kung mayroon kang problema. Malungkot na sagot ni Aling Susan. Lumipas ang 1 linggo ay nakaalis na si Jericho at sa kanyang pagtungtong sa ibang bansa ay agad siyang nagtrabaho. Ibang kalungkutan ang kanyang naramdaman matapos siyang mapalayo sa kanyang pamilya. Kahit sobrang nangungulila siya sa mga ito ay wala siyang magagawa kundi ang magtiis na lamang. Lumipas ang 1 buwan ay nagpadala ng pera si Jericho sa kanyang pamilya. Anak, bakit naman sobrang laki ng pinadala mong pera? May natira ka pa ba para sa iyong sarili? Tanong ni Aling Susan sa telepono. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Nay. Malaki po ang sweldo ko at nakakaipo naman po ako dito. Ang kalaban ko lang po talaga dito ay ang matinding kalungkutan. Sagot ni Jericho. Talagang inaasahan ng binata na magiging maganda na ang buhay ng kanyang pamilya. Makakapagtapos ang kanyang kapatid sa pag-aaral nang wala silang pinuproblema sa pera. Ngunit si Aling Susan at Mang Florentino ay hindi umaasa sa pera ng kanilang anak. Patuloy silang nagtatrabaho bilang isang magsasaka upang masuportahan ang kanilang bunsong anak. Lumipas ang 1 taon na pagtatrabaho ni Jericho sa ibang bansa ay talagang inaasahan niya na magaan na ang buhay ng kanyang mga magulang. Sa tulong ng mga perang ipinapadala niya ay alam niya sa kanyang sarili na masarap ng kinakain ng mga ito. Hello? Nay, kumusta na po kayo? Magaan na po ba ang inyong buhay? Masayang tanong ng binata. Aba, anak, oo naman. Maraming salamat sa mga ipinapadala mo, ha? Nahiya na nga kami sa iyo ng tatay mo dahil ikaw ang nagpapakahirap. Sagot ni Aling Susan. Wala po yun, Nay. Wala pong problema. Dahil gusto ko po talaga itong gawin. Pati marami na din naman po akong naiipong pera para sa aking sarili. Sagot ni Jericho. Ang hindi alam ng binata ay hindi pinapakialaman ng mag-asawa ang kanyang ipinapadalang mga pera. Gusto nila na sa pag-uwi ni Jericho ay tsaka nila ibibigay ang pera dito. Bumabawas lamang sila ng pera sa tuwing kinakapos sila, ngunit kapag hindi naman nila kailangan ay hindi nila ito para iasa. Lumipas pa ang mga taon ay patuloy na nagpapadala ng pera ang binata, ngunit hindi pa rin ito nalalaman ang sikreto ng mag-asawa.
Nakatapos na rin si Melanie sa high school, kaya magiging malaki na ang gastusin nito para sa kanyang pag-aaral. Tay, gusto ko pong pag-aralan si Melanie sa pribadong eskwelahan. Dadagdagan ko na lamang po ang aking padala. Sabi ng binata sa telepono. Naku anak, sobra-sobra na ang pinapadala mong pera ha. Hindi mo na kailangan na dagdagan pa. Halos kalahati na ata ng iyong sweldo ang ibinibigay mo sa amin. Sagot ni Mang Florentino. Sabi ko naman po sa inyo na huwag na po kayong mag-alala. Totoo pong malaki ang aking sweldo at umaabot po ito ng 100,000. Paliwanag ni Jericho. Pero anak, ang tagal mo na dyan sa ibang bansa. Kailan mo ba balak na umuwi? Nangungulila na talaga kami sa'yo at gusto ko na naming mayakap ng nanay mo. Malungkot na sabi ni Mang Florentino. Nang dahil doon ay napabuntong hininga ang binata dahil nag-extend pa siya ng 3 taon para magtrabaho sa ibang bansa. Mga 4 na taon pa po, tay, bago po ako umuwi. Pero pangako po sa inyo na sa aking pag-uwi ay hindi na po ako para bumalik pa dito. Nag-iipon lang po talaga ako ng pera para makapagpatayo ng sariling negosyo. Mahinang sagot ni Jericho. Ganun ba anak? Sige, paalam na muna. Dahil may gagawin lang kami ng iyong nanay. Mag-iingat ka palagi anak. Paalam ng matanda. Talagang malaking halaga na ng pera ang naiipon ng mag-asawa. Ngunit nalungkot ang dalawa matapos nilang malaman na 4 na taon pa bago umuwi si Jericho. Gusto ko na talagang mayakap ang ating anak. Ang tagal na natin siyang hindi nakikita. Naluluhang sabi ni Aling Susan. Huwag kang mag-alala sa kanya, Susan. Dahil tinutupad niya lang naman ang kanyang mga pangarap. Alam mo naman na sa kanyang pag-uwi ay mas gaganda ang kanyang buhay. Dahil iniipon natin ang kanyang pera. Sagot ni Mang Florentino. Walang ibang ginagawa ang mag-asawa kundi ang magtrabaho at ipunin ang pera na ipinapadala ng binata. Ayaw nilang umasa sa pera ng iba hanggat kaya nila na magtrabaho para buhayin ang kanilang mga sarili. Lumipas pa ang mga taon ay ganito pa rin ang nangyayari. Wala pa rin kaalam-alam ang binata sa mga ikinikilos ng kanyang mga magulang hanggang sa isang araw ay ito na ang araw ng pag-uwi ni Jericho. Talagang hindi malaman ang binata kung ano ang mangyayari sa kanya. Halong saya at kaba ang dumadaloy sa kanyang puso dahil muli na niyang makakapiling ang kanyang kapatid at mga magulang. Ngunit bigla na lamang itong napatulala nang makita ang mag-asawa. Nay, tay, bakit po ganyan ang itsura niyo? 8 taon na po ang lumipas pero yan pa rin ang mga damit niyo. Kumusta na po ba si Melanie? At ano po bang ginagawa niyo sa mga perang ipinapadala ko? Galit na tanong ni Jericho. Nasa eskwelahan ang kapatid mo at sa 1 linggo ay makakatapos na siya sa pag-aaral. Tulad nga ng sabi mo ay nag-aaral siya sa 1 pribadong paaralan. Maya-maya ay uuwi na din yun, sagot ni Aling Susan. Talagang biglang nanlambot ang mga tuhod ng binata. Hindi niya malaman kung saan ginagastos ng kanyang mga magulang ang pera na kanyang ipinapadala. Hirap na hirap po ako sa ibang bansa tapos ganito pa ang gagawin niyo sa akin. Hindi niyo man lang naipaayos ang ating bahay. Saan niyo po ba ginagastos ang pera na aking pinaghihirapan? Inis na tanong ni Jericho na halos pumatak na ang mga luha nang dahil sa sobrang galit. Ngunit bigla namang dumating ang kanyang kapatid. Maayos ang itsura nito at higit sa lahat ay mukha itong mayaman. Kuya, maraming salamat dahil umuwi ka na dito. Umiiyak na sabi ni Melanie sabay yakap sa kanyang kuya. Nang dahil doon ay tumigil sila sa kanilang pagtatalo. Hindi pa rin mawala ang pagkaseryoso sa mga mukha ni Jericho. Anak, hayaan mo muna na magpaliwanag kami ng tatay mo. Sumama ka sa amin at may ipapakita kami sa'yo. Pagmamakaawa ni Aling Susan. Nang dahil doon ay sumama naman ang binata sa loob ng kanilang maliit na kwarto. Talagang halos walang nagbago sa kanilang bahay, kaya lalong nakaramdam ang binata ng galit sa kanyang puso. Ngunit napalitan ito ng pagkagulat nang buksan ng kanyang ama ang isang malaking bag na naglalaman ng sobrang daming pera. Nay, tay, ano po ang ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Jericho. Iniipon namin ang bawat pera na ipinapadala mo. Hindi mo kami responsibilidad at ang aming pangarap
ay ang matupad mo ang iyong mga pangarap. Binabawasan lamang namin ang pera tuwing hindi sumasapat ang aming kinikitang pera para sa pag-aaral ng kapatid mo. Paliwanag ni Mang Florentino. Dito na lamang ang binata na hanggang sa huli pala ay siya pa rin ang iniisip ng mag-asawa. Hindi niyo po kailangan gawin ang bagay na to dahil nagpapadala po ako ng pera para gumaan po ang buhay niyo. Umiiyak na sagot ni Jericho. Maaring tama ka anak, pero kami ang mga magulang mo. Gagawin namin ang lahat upang maging masaya ang aming mga anak. Hindi namin gusto na umasa. Ang gusto namin ay ang maging maligaya. Masaya na kami na alam namin sa aming sarili na maganda na ang inyong buhay. Paliwanag ni Aling Susan. Talagang agad na nawala ang galit sa puso ng binata at napalitan ito ng sobrang paghanga. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng sobrang buting mga magulang. Lumipas lamang ang isang linggo ay umattend sila sa graduation ni Melanie at pagkatapos noon ay nagdesisyon sila na magpagawa ng isang malaking bahay. Nagtayo rin si Jericho ng isang negosyo na magbibigay sa kanila ng kita upang makaahon sa pangaraw-araw na buhay. Kuya, pwede bang sa'yo na lamang ako magtrabaho? Total, family business naman natin to. Masayang tanong ni Melanie. Aba, oo naman. Para hindi ka na mahirapan sa paghahanap ng pwedeng mapasukang trabaho, malaki na naman ang naipon ko. Samahan mo pa ng mga itinabing pera ni nanay at tatay, nakangiting sagot ni Jericho. Si Mang Florentino at Aling Susan naman ay masayang masaya habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Kahit pagsasaka lamang ang kanilang hanap buhay ay nakapagpatapos naman sila ng dalawang supling sa pag-aaral. Isang araw ay isinama ni Jericho ang kanyang pamilya sa tindahan ng sasakyan. Hindi sila makapaniwala na agad itong binayaran ni Jericho. Lumipas ang isang buwan ay kung saan-saan sila namamasyal. Ito talaga ang pangarap ni Jericho sa kanyang buhay, ang maranasan ng kanyang mga magulang ang isang marangyang buhay. Nay, Tay, maraming salamat po sa lahat. Kahit kailan ay hindi ko po pinagsisihan na kayo po ang aking mga magulang. Sobrang proud po ako sa inyo dahil kahit simple lamang po ang trabaho nyo, ay napagtapos nyo po kami sa pag-aaral. Masayang sabi ni Jericho. Nagpapasalamat din kami sa iyo. Nang dahil sa pagiging mabuti mong anak, higit sa lahat ay napakabuti mo rin kuya sa iyong kapatid dahil kahit na kailan ay hindi mo siya pinabayaan. Nakangiting sagot ng mag-asawa. Simula noon ay mabilis na umunlad ang kanilang negosyo. Nadagdagan pa ito ng kung ano-ano pang pagkakakitaan at nang dahil doon ay hindi na muling umalis ang binata patungo sa ibang bansa. Ang gusto nito ay ang makapiling na lamang ang kanyang pamilya. Lumipas pa ang mga taon ay nakahanap na si Jericho ng kanyang babaeng iibigin. Nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng mga anak. Talagang hindi makapaniwala si Mang Florentino at Aling Susan dahil puro saya na lamang ang kanilang nararanasan. Nay, pwede po bang alagaan niyo muna ni tatay ang inyong dalawang apo? May pupuntahan lamang po kami ng aking asawa. Pakiusap ng lalaki. Oo naman anak. Mas gusto nga namin na kami ang mag-alaga sa kanila. Masayang sagot ng mag-asawa. Hindi masama ang maging isang mahirap. Ang masama ay yung wala ka namang pera. Pero kung umasta ka, ay isa kang mayaman. Hindi lahat ng tao ay ipinanganak na mayroong barangyang buhay. Ngunit hindi naman ibig sabihin ito na hindi ka na pwedeng umasenso. Mahalin mo ang iyong mga magulang at huwag mo silang pababayaan. Huwag mo silang susumbatan dahil hindi mo alam ang kanilang pinagdadaanan. Imbis na magalit ka sa kanila ay bakit hindi mo sila tulungan? Oo nga at hindi responsibilidad ng isang anak ang kanyang mga magulang, ngunit bilang isang tunay na anak ay dapat mo silang alagaan. Huwag mo silang iiwan sa kanilang pagtanda dahil inalagaan ka nila simula sa pagkabata. Ikaw, Kahuana Tells, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po Kahuana Tells ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.
Thank you.